Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin kung ano mga mensahe po ni Cancer for October 29. Ayan, paunang mensahe ninyo, change in the wind. I am Cancer, it is very imminent dito ang pagbabago, no? Meron na kayong siguro nakaset na decision, nakaset na plano recently, and then all of a sudden maaring magbago, no? Maaring merong pagkambyo dito na mangyayari, maaring merong adjustment, merong change dito na mangyayari for that matter, no? Maaring nagkaroon kayo ng bagong idea, bagong inspiration, maaaring nagkaroon kayo ng ibang perspective dito, kaya may mga adjustments na mangyayari dito, no, sa dati na ninyong pinagdesisyonan siguro, no. Maaari din, no, na ang pagbabagong ito maybe related to trabaho, no. Maaring merong magbabago ng trabaho, maglilipat ng trabaho, ng opisina, ng kumpanya, maaring change of idea, change of plans, no. Maaari din na ito ay related din sa bahay, no. Maaring meron ditong maglilipat bahay, mag-change ng place of residence, no. Maaring may mga ganong ganap, no. There are changes na gagawin ninyo dito, Cancer. So what else? We have come to the edge. Ayan. So definitely, no, maaring yung mga pagbabagong ito related dito sa mga bagay na gusto ninyong gawin or pinipili ninyong gawin na you've never done before pa, no? Maaring this is totally new na papasukin ninyo talaga. This is uncharted territory pa para sa inyo ngayon, Cancer. But, you know, maglalakas loob kayo dito, no? Napasukin or subukan ang kung ano man ang bagay na to na susubukan ninyo, no? This is new to you, no? But you are trusting God, you are trusting the universe, you are trusting yourself dito na kung ano man ang bagong papasukin ninyo, yung bagong susubukan ninyong gawin dito, will be successful, kasi nagtitiwala kayo sa sarili ninyo, sa inyong kakayanan, at nagtitiwala kayo sa universe na hindi kayo papabayaan, no, sa kung ano man ang gagawin ninyong ito. So you have full of dito hope, and yung trust ninyo most likely 200%, diba, na all is well. So good luck, Cancer, good luck. We have co-create. Ayan, so talaga naman, Cancer, tama lang na nagtitiwala talaga kayo sa Divine Universe, because this is also reminding you, yung card na to, no, Cancer, this is reminding you that you are co-creating your reality with God, no? Sinasabi dito na, totoo yung kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, diba? You are co-creating your reality with God. Kung ano man ang gusto ninyong mangyari dito sa buhay ninyo, ano man yung mga heart's desires ninyo, katulong ninyo ang Panginoon sa pagtupad niyan, provided that it is part of the divine plan, provided that it is for your highest good, no? Tutulungan na tutulungan ka ng Panginoon na mangyari kung ano man ang gusto ninyong mangyari, no? So this is a reminder for you na hindi lang tayo nagdadasal, hindi lang tayo humihingi ng tulong sa Panginoon, but while we are asking for help, no, and assistance sa Panginoon, you know, we need also to do our part, no? Meron din tayong kailangan gawin. We are the ones na mag-execute ng kung ano ang gabay sa atin ng Panginoon dito, so that mag-come to reality ang kung ano man ang mga heart's desires natin, kung ano man yung mga goals natin, no? So what else for Cancer? We have regeneration. So talaga naman, no, may pagbabago talaga. This could be a major transformation sa buhay ninyo, Cancer, no? These are things na maaari talagang malaki ang pagbabago, and this is going to give you an opportunity to live a new life, no? To embrace a new life, bagong pag-asa, bagong buhay, no? Bagong sistema. It could be anything talaga sa buhay ninyo na
mabibigyan kayo ng pagkakataon na nabigyan ang sarili ninyo, no, ng bagong environment, bagong situation, bagong experiences. So good luck to that. You also have thinker. Ang lahat ng ito, no, pinag-iisipan ninyo or maaaring pinag-isipan talaga ninyo, no? Maaring yung pag-ano ninyo dito, pag-reconsider ng mga iba't ibang klaseng bagay na napag-desisyonan nyo na, pero you are siguro thinking about maaring kailangan ninyong i-review, no, muli or balikan muli kung ano man yung mga naging desisyon ninyo. Dahil baka maaaring may gusto kayong baguhin. And maybe, you know, yun talaga ang napag-desisyonan ninyo at yun dahil sa pag-iisip ninyo. Maaaring nagmumuni-muni kayo and during meditation or during reflection, you know, new ideas came up, no? Maaaring may mga epiphanies that came up dito. Kaya parang kinonsider ninyo, no, na natignan muli, no, kung ano man ang mga dati na ninyong napagdesisyonan, and yun na nga, maaring merong pagbabago dito talaga na magaganap, no? So, ayun, nag-isip kayo ng nag-isip dito, no? And maybe, you know, may mga ideas na itinatanim, no, ang divine universe sa isip ninyo na kailangan ninyong idagdag or kailangan ninyong gawin sa kung ano man ang mga plano ninyo sa buhay, no, Cancer? And also, Cancer, my guides are guiding my eyes talaga dito sa number 44 at number 40. So, please look up for the meaning, no? I suggest, if you have time, please look up for the meaning of angel number 444 for more guidance, and also number 44, no? Pakitingnan po yan, marami na pong resources online ang nag-i-explica ng mga angel numbers, mga numerology, yung ganun, no? And please check, dahil there will be more information, there will be more insights, at more guidance para sa inyo dyan. Thank you. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, it's Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ni Scorpio for October 29. Paunang mensahe ninyo, isang magandang pasabog agad ng spirit sa inyo is happy, happy cards. So talagang magiging masaya. There might be blessings na parating dito. There will be wondrous events, miraculous moments siguro na maaaring mag-unfold dito. Kaya naman, mababalot lang kayo ng kasiyahan, Scorpio. You're going to be very happy around this time. So, good luck to that. No, that's really, really beautiful. What else? We have to be fair. Ayan. So, feels like balance will be back in your life. No, Scorpio, mabibigyan na ninyo dito ng kaukulang pansin, mga oras at tensyon na kinakailangan ng mga iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaring magagawa nyo na yan, no? Dahil siguro sa mga blessings na parating dito, maisasaayos nyo na ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo around this time, Scorpio. Maaring may mga breakthrough dito na parating sa inyo. Kaya naman, maibabalik nyo na yung balanse. Maaring magkaroon na din kayo dito ng peace of mind, you know, tranquility, yung mga ganon. Kasi masaya na kayo. Magiging maayos na ang lahat, kaya magiging masaya na kayo, no? And also, maaring may mga decision making na kailangan gawin dito kayo, Scorpio, no, na you are going to make sure to be fair and to come up with fair and sound decision dito sa kung ano man ang kailangan ninyong bigyan ng pansin dito or kailangan pag-desisyonan. So, good luck din dyan. Go the distance. Ayan. So, feels like ang iba sa inyo dito, Scorpio, is setting intentions, no? Maaring you're setting new intentions, maybe ngayon pa lang, ano, siset na kayo ng mga bagong intentions ninyo that you're going to work on towards the new year, no? So, maaaring
Naghahanda na kayo, no? Sa ngayon, ang mga plano ninyo, ano yung mga goals ninyo for 2024, at maaaring sinusulat nyo na yan ngayon. Ano yung mga goals ninyo in 2024 that you want to accomplish, no? So, ngayon, yung mga intentions ninyo sinusulat na yan, maybe that is a long-term goal, no? Maaaring that is a long-term goal na pinag-iisipan nyo ngayon pa lang, tinitignan ninyo kung ano yung magagawa ninyo siguro, how are you going to manifest that into your life, yung mga ganun ba. Kaya malayo-layo din, ano, ang iniisip ninyo ngayon, ang inaabot ng inyong isip, dahil it feels like ang daming ano ngayon, lumalabas na ideya siguro sa inyong Scorpio. Kaya marami kayong planong ginagawa, no? So good luck to that. We have serendipity. Holy moly, you are very lucky ngayon. Kaya naman, sobrang masaya din kayo, Scorpio. Kasi dito may mga miraculous events talaga na maaring mag-unfold dito. Sobrang swerte, no? Good luck and good fortune will be on your side. Talaga namang, you are blessed, no? You are so blessed ngayon. Kaya siguro, maraming mag-unfold dito na mga iba't ibang klaseng pangyayari sa buhay ninyo that you've never expected to happen ngayon. Yung mga blessings na to na parating sa inyo, mga siguro mga out of the blue, 'di ba? Mangyayari ang mga bagay na hindi ninyo inaasahan na mangyayari ngayon na, no? Scorpio, so that is really going to be very, very exciting para sa inyo ang period na to. And kaya naman, sobrang happy kayo. Sobrang happy kayo. You will be, ano kayo, filled with joy ang puso ninyo dahil dito sa serendipity na to. So what else? Co-create. And you know what? This is a reminder for you, Scorpio, na kung ano man ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, what your heart desires are, no? Yung mga bagay na yan, mag-unfold yan sa buhay ninyo with the help of the universe, of the divine universe. Because this is reminding you that you are co-creating with God, no? Kung ano man yung mga gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, you are co-creating that reality with God. Kaya, eto, hindi lang sa maghihingi tayo ng tulong sa divine universe, hindi lang sa magdadasal tayo na tulungan tayo or to make things happen sa inyo, you know, hindi lang nagtatapos dyan ang pagre-request natin, no? We also need to do something about it, no? Habang nagdadasal tayo na humingi tayo ng tulong or tulungan tayo na mag-manifest ang mga dreams and hopes natin sa buhay, we also need to do our part, no? Tayo yung mag-execute, susundin lang natin kung ano ang gabay sa atin ng divine universe, no? Hindi pwedeng magsiset lang tayo ng intention and that's it. We're just going to wait for the universe to deliver. Hindi ganon, diba? Hindi ganon. We are co-creators, no? We are co-creators with God, no? Si God at tayo yung partners, 'di ba? Partners tayo sa pag ma-manifest ng mga gusto nating mangyari sa ating realidad. Kaya nagdadasal tayo ng tulong and we're going to do our part as well. So wag nating kakalimutan 'yan. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 29. For Pisces, unang mensahe ninyo, there's no place like home. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito, ang unang-una ko na-pick up dito, maaaring ang iba sa inyo ay nakatira sa ibang lugar, no? Hindi yan yung ano ninyo, yung bahay talaga ninyo. Hindi yan ang lugar talaga na pinagmulan ninyo, maaaring ganun, ano? Hindi yan ang lugar ng pamilya ninyo, hindi yan ang bahay ninyo, talaga ng pamilya ninyo. So, maybe you're working somewhere, maybe far from home kayo, no? Maaring nasa abroad kayo, maaring nasa ibang lugar kayo, nagre-rent kayo ng place, maaring ganun, ano? Kaya parang may sitwasyon dito na naiisip ninyo na talaga naman, ano?
when you are not in your own home talaga, makikita ninyo ang pagkakaiba, no? Makikita ninyo ang difference kasi iba yung feels, no? Iba yung feels, iba yung pakiramdam. Kaya maaari ang iba sa inyo nasasabi ninyo ngayon na there's definitely no place like home, no? At maaaring nami-miss nyo na ang inyong pamilya, nami-miss nyo na ang mga anak ninyo, or ang magulang ninyo, or ang asawa ninyo, boyfriend or girlfriend ninyo, your loved ones, no? Maaaring you are missing them sa ngayon, no? At saka, ang para sa iba naman sa inyo dito, Pisces, maaaring ang sitwasyon ninyo dito is you are not comfortable with your own skin. Maaaring may mga parte ng sarili ninyo dito, Pisces, na hindi kayo proud of it, or maaring nasa shy kayo, or maaring pinagdududahan ninyo ang siguro, let's say for example, mga gifts ninyo or skills or talents ninyo, no? Maaring you are hiding something, no, sa sarili ninyo. Hindi ninyo yan ma-share sa iba, hindi ninyo maikwento sa iba or maipakita sa iba, no? Dahil maaring nahihiya kayo or nagdududa kayo sa inyong mga kakayanan or hindi kayo sigurado how the people are going to accept you kung meron kayong mga ganon. Kasi maaring meron kayong mga gifts, di ba, na kakaiba, di ba, maaring ganon. So, with this message coming sa reading ninyo sa ngayon, this is a reminder sa inyo or maybe an encouragement for you, Pisces, na be authentic, no? Be authentic. Kasi alam mo, kapag naging totoo ka sa sarili mo, when you try to express yourself, no, kung ano ka, kung sino ka, kung anong meron ka, anong kakayanan mo, when you allow yourself to do that, 'di ba, napaka ganda ng pakiramdam, napakagaan ng pakiramdam, kasi magiging malaya ka, no? Magiging malaya ka in a sense, kasi wala ka nang itatago sa sarili mo, wala ka nang ikakahiya, wala ka nang itinatago dito sa maraming tao or so kahit kanino man, and even sa sarili mo, no? You are going to feeling like liberated, no? Parang you're going to break free from restrictions. Kasi parang nire-restrict mo din ang sarili mo para maging malaya ka, para maging totally masaya ka. Diba? Kaya kapag ano ka na ngayon, kapag ipinakita mo na kung ano talaga ikaw, kung sino ikaw, kung natanggap mo na ng buong-buo ang inyong sarili, because that is part of yourself, no? Kung kinakahiya mo man yan or itinatago mo man yan because maybe you are afraid, no, to show it to the world, you know? Pag nilabas mo na yan, you are going to be feeling free at talaga magiging masaya ka na. Kaya ito yung encouragement sa iyo. Now is the time for you na to show the world your real beauty. No, yung true beauty ninyo. Start living your truth and walk your truth na, Pisces, because in the first place, that is part of you. That is part of your DNA. Ikaw yan, no? So you should be proud of it. No, you should be proud of it because who knows, no? Kung ano yan na medyo hindi ka komportable sa sarili mo, you know? You never know, kapag shinare mo yan sa ibang tao, pinaalam mo yan sa ibang tao, you never know, baka mas maka-inspire ka ng maraming tao, no? Maaaring makatulong ka pa, no? Maaaring through that, kung ano man yan, mas maaaring makatulong ka sa maraming tao. You can touch other people's lives by sharing your truth. Diba, Pisces? Kaya pag-isipan ninyo mabuti. So, we have soulmates. Ayan. So, maybe this is partnership, no? Maaring this is partnership in love. Maaring this is partnership in business or partnership in a friendship. Maaring may makikilala ka na ngayon na soulmate mo na magiging true friend mo pala siya, magiging best friend mo pala siya, or who knows, no, yung soulmate mo na to is also your twin flame. You never know. And yun pala, siya pala talaga yung makakapartner mo sa buhay, no? So, maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba dito. So, what else? We have imagine. Ayan, napakaganda nito. Kasi, this is also like reminding you, no, na alamin mo talaga, discoverin mo sa sarili mo, alamin mo sa sarili mo na be sure of what you really want to see in your life, what you really want to manifest in your life. Ano ang klase ng buhay na gusto mong ma-manifest, no, sa buhay niyo? Ano yung klase ng
anong gusto mong picture na makita mo na sa iyong 3D reality, no? So parang the divine universe is encouraging you dito na maging sigurado ka. Because it feels like to me na kapag sigurado ka na kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo, what your dreams are talaga, what your hearts really desire, no, to see sa 3D reality ninyo, it feels like to me na kapag sigurado ka na dyan, that the divine universe is going to send you support, no, para nang sa gayon ma-manifest mo yan sa buhay ninyo, no? Kasi maaaring ngayon ang dami ninyong plans, ang dami ninyong dreams na you are not committed to it, no? Yung parang ngayon gusto mo, pangarap mo na ganito ngayon, pero bukas maaaring magbago na yan, maaaring hindi na yun ang gusto mo, iba naman ang gusto mo. So maaaring may ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito, Pisces, kaya this card, no, it feels like to me that you are being advised here by the divine to, ano, to make sure of what you really want in life, no? Ano ba talaga ang gusto ninyo? What your heart desires, so that the divine universe can support you, can help you make it reality, no? Kapag nasigurado nyo na. Time for nap and it's time to take a breather, Pisces. Maaaring ang iba sa inyo, hindi na nakakapagpahinga, hindi na nakakatulog ng maayos, no? Because you are thinking too much, or maaaring marami kayong ginagawa, marami kayong pinagkakabisihan, no? So now, this is encouraging you, no? To take a rest, no? Take a breather because you need it, okay? Time to go, and it's time to go. May mga bagay dito na you need to let go. May mga bagay na you need to release, no? Sa sarili ninyo, so that you can move on, and so that you can move forward with your life. Maaring isa na to, no? Kailangan nyo nang i-release yung hiya. Kailangan nyo nang i-release yung self-imposed restrictions ninyo dito, no, sa buhay ninyo. Maaring isa na yan sa kailangan ninyong i-release, i-let go. Dahil marami ng opportunities dito, may mga bagong path na nagbubukas dito para sa inyo, para sa mas ikakaganda ng sitwasyon ninyo, ikakabuti ninyo, yung mga ganon, no? So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.